alamat ng sirena. Sa isang karaniwang bukid, naninirahan ang mag-asawang Vilma at Tirso. Ang kanilang bahay ay malapit sa dagat. Si Tirso ay mangingisda, at ang pangingisda ang pinagkakakitaan ng mga taga roon. Sa paglilihi ni Vilma, ang laging gustong iulam na pagkain ay isdang bangus. May mga araw na walang mahuling bangus si Tirso, kaya si Vilma ay nagtatampo at hindi na kumakain. Isang araw, si Tirso ay pumunta sa dagat. Siya ay walang malamang gawin nang makarinig ng sigaw. Makatatlong ulit na narinig niya ang kanyang pangalan. Tumingin ka sa ibaba, ang sabi ng tinig. Tumungo si Tirso at nakita ang isang malaking isdang bangus at naging isang tao. Ako'y nagmula sa kilaliman ng dagat. Ako ang hari ng karagatan. Baka ikaw ay may kailangan. Ako'y handang tumulong sa iyo. Ang aking asawa ay nagdadalang tao. Lagi siyang humihingi sa akin ng isang bangus. Wala akong ibigay. Wala akong mahuli sa dagat. At wala ring mabili sa pamilyan. Kita'y tutulungan. Linggo-linggo o kahit araw-araw, ikaw ay aking bibigyan ng bangus. Ngunit sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Pagdating ng iyong anak sa gulang na 12 taon, siya ay ibibigay mo sa akin. Yayamang walang ibang paraan sa pagkakaroon ng isdang bangus para sa kanyang asawa. Siya ay pumayag. Bukas magsisimula ang rason. Bibigyan kita ng isda. Nang sumunod na araw, si Tirso ay nagpunta sa aplaya. Nakita niya ang mga isdang handa at nakahanay sa buhanginan. Kinuha niya ang mga ito at inuwi. Niluto ni Vilma ang mga isda at ang mag-asawa ay nagsalo. Ganito ang pangyayari kahit na si Vilma ay nagsilang na ng sanggol. Pinangalanan ang sanggol na Marita. Napakaganda ng bata. Mahal na mahal ng ama't ina si Marita. Ito'y maitim ang buhok at mga mata'y kumikislap tulad ng samanika. Ang tatlo ay naglalaro sa looban ng kanilang bahay, subalit tikis na hindi pinapasyal sa dalampasigan. Makalipas ang 12 taon, ang bata ay lumaki at sa kanyang paglaki ay lalong nag-ibayo ang pagmamahal ng ama't ina. Dumating ang 12 taon ng bata. Ligalig na ligalig si Tirso. Hindi niya malaman kung paano niya ipagtatapat ang kanyang ipinangako sa Haring Bangus. Vilma, may ipagtatapat ako sa iyo. Huwag kang magagalit. Sa halip, ay ako'y payuhan mo kung ano ang nararapat natin gawin. Kung ano ang solusyon sa ating problema. Ano bang problema ang pinagsasabi mo? Natatandaan mo ba noong ikaw ay naglilihi? Noong gusto mong kumain lagi ng isdang bangus? Soy-soy ka ng soy-soy na manghuli ako sa dagat. At sa aking pag-uwi, ay wala akong dala. Wala rin mabilis sa pamilihan. Ako'y tinulungan ng hari ng mga isda. Tinulungan ako ng hari ng mga bangus. Siya raw ang magbibigay sa akin ng isdang rasyon araw-araw. Dahil dyan, kaya ako'y pinapangakong pagdating ng ating sanggol, sa kulang na 12 taon, ibibigay ko sa kanya si Marita. Hindi maaari, siya ay tanging nating kayamanan. Hindi ko matitiis na siya ay mawalan. Sukdang aking ikamamatay. Ako'y tutol. Tirso ay nagpunta sa aplaya. Marangal na hari ng mga isda. Ayaw pumayag ng aking asawa. Ipinakikiusap na sa halip na kunin mo si Marita. Ikaw ay bibigyan namin ng diamanteng singsing at 6 na kalabaw. Pagpakalalaki ka, pahalagan mo ang iyong pangako.
at ang ating kasunduan. Nag-isip si Tirso. Pumasok sa kanyang loob na ang kanyang kausap ay isda lamang, kaya hindi nito kayang agawin o kunin si Marita kung ito'y malayo sa dagat o sa talampasigan. Ipinasya niya na hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Siya'y nagtatakbo ng walang kaputokmang sinalita. Galit na galit ang Haring Bangus. Oras na ang batang iyan ay pumarito sa aplaya, siya'y aking dudukutin na ibulong sa sarili. Mula noon ay hindi na nakita sina Tirso, Vilma at Marita sa baybay ng dagat. Isang umaga, may dumating na batel sa talampasigan. Ang mga tao sa baryo ay naghalimbumbungan at nagosyoso. Ang ilan sa kanila ay namili ng kung anong-anong gamit sa bangkang nakadaong. Natanaw ni Marita ang mga taong umakyat manaog sa bangka. Siya'y nagpunta roon. Iyon ang unang pagkakataon ng gayong uri ng bangka sa daungan. Marahan siyang lumapit sa bangka. Sa isang iglap, siya ay sinakmal ang dampuhalang alon. Siya'y nagpag-ibig at humingi ng tulong. Ngunit nang dumating ang saklolo, ay huli na. Ang ina at ama, kasama ang mga taga-nayon, ay naghanap at ginalugad ang karagatan, subalit na walang nang saysay. Lumakad ang mga buwan at mga taon, subalit kahit anino ay walang nakita ang mag-asawa. Isang gabing maliwanag ang langit. Dahil sa kabilugan ng buwan, ang dalawang matanda ay naganyak na magdalampasigan. Sila'y may namataang isang magandang babaeng mahaba ang buhok. Ito'y lumalangoy, ang kalahati ng kanyang katawan paitaas ay tao, subalit sa pababa ay walang paa. Ang pinakapaa ay puno ng kaliskis, sa dulo ay palikpik. At ito ang unang sirena.